Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang bagong pampainit ni Casimero, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So kahapon nga po mga idol ay sinabi ng ating pambansang kamauman ni Pacquiao sa video ng Fight Hard na 31 rounds umano ang ginawa niyang sparring kahapon. I did 31 rounds a day. Wow! Bagay na nagpapatunay na sobrang desidido talaga si Senator Manny para sa laban na ito. Dahil kung matatandaan natin ay sinabi dati ni Pacquiao na noong mga panahon na lumalaban siya sa mga legends na kagaya ni Marco Antonio Barrera ay 35 rounds umano araw-araw ang ginagawa niya sa sparring. Kaya naman hindi talaga siya napapagod sa mga panahon na yon at sabayan mo pa ng kanyang kabataan. Kaya naman ngayon na kinakaya niya pang umabot sa 31 rounds sa edad na 42 years old ay isang patunay lamang na kondisyon na talaga ang ating fighting senator para kay Errol Spence Jr. Madalas din sabihin ni Pacquiao sa mga interviews na lagi niyang pinaparusahan ang kanyang sarili sa ensayo dahil ang paniniwala niya umano ay train hard and fight easy. Ibig sabihin nito ay kapag pinahirapan mo ng gusto ang sarili mo sa ensayo ay magiging madali na lang para sa iyo ang bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol ay makikita nga po natin sa upload ng ating kaibigan na si Marvin Mabait TV ang bagong pakulo ng WBO Bantamweight Champion na si Riel Casimero, kung saan nilagay nito ang litrato ni Guillermo Rigondeaux sa punching bag upang ito ang kanyang bugbugin. At bagamat nakikita ito ng karamihan bilang isang pang-aasar, ay sa katunayan po ay nakakadagdag ito ng motivation para sa angas ng Pinas. Dahil tama naman talaga ang ginagawa niya kasi pagdating ng August 14, ay talagang ito din naman yung tao na susubukan niyang i-knockout. Bukod dyan ay mas nakakagana din yan sa parte ni Casimero na nakikita niya sa punching bag ang kanyang makakatapat na two-time Olympic gold medalist at dating unified bantamweight world champion. Samantala, sinabi naman nga po ni Rigondeaux na sobrang focus daw talaga siya ngayong training camp, kung saan nakakuha umano siya ng inspirasyon dahil sa panunood niya ng boxing sa Olympics. Kaya naman gusto niya daw patunayan sa buong mundo na isa siya sa pinakamagaling na fighter sa kasaysayan ng boxing. At sa edad na 40 years old ay ipapakita niya umano na hindi pa siya tapos. Dagdag pa ni Rigondeaux na sobrang kumpiyansa daw siya na magagawa niya ang lahat ng ito kay Casimero. Sinabi niya din dito na si Casimero umano ang pinaka-iniiwasan na fighter sa buong bantamweight division dahil napakadelikadong kalaban at napakalakas daw kasi ng kamao ni Casimero. Subalit tatalunin niya umano ito sa pamamagitan ng kanyang boxing skills. Sa mga hindi nakakaalam ay minsan na ding nahawakan ni Rigondeaux ang WBO bantamweight belt na hawak ngayon ni Casimero. Ito ay matapos niyang talunin si Nonito Donaire noong taong 2012. Sa Linggo, August 15, Manila time na po ang bigating laban sa pagitan ng angas ng Pinas Riel Casimero at Guillermo Rigondeaux. Kaya naman wag na wag po natin itong papalampasin. Lalo pat ang mananalo dito ay malaki ang posibilidad na si Nonito Donaire o Naoya Inoue ang sunod na makakalaban. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH.